Dahil bagong taon na ngayon, may bago na ngang unrestricted free agents ang PBA. Katulad na lamang ni Chris Banchero ng Phoenix Field Masters, kung saan malaya na itong pumili ng kupunan na interesado sa kanyang serbisyo. Dahil wala na ngang rights ang Phoenix Field Masters sa kanya, maliban na lang kung pipirma ulit ng kontrata si Banchero sa dati niyang kupunan. Ayon pa sa mga PBA insiders na lagi natin pinafollow online, isa sa mga kupunan umano na interesado sa serbisyo ni Banchero ay ang TNT Tropang Giga. Dahil makakatulong umano itong si Banchero sa opensa at syempre magiging karelyebo ni Jason Castro dahil hindi na nga ito mga bata. Maliban sa TNT Tropang Giga, andyan din ang Barangay Ginebra na interesado din sa serbisyo ni Chris Banchero. Dahil sa naging injury ni Stanley Pringle at syempre magiging karelyebo din ni L.A. Tenorio dahil hindi na rin ito mga bata. So abangan na lang natin kung saan kupunan mapupunta itong si Chris Banchero ngayong unrestricted free agent na siya. Umalis na nga ng bansa ang dating import ng Northport Batang Pier na si Cameron Forte. Kung saan umaasa ang Northport ngayon na sana maagang makakarating sa bansa ang bago nilang import na si Jamel Garley Artis para makapaglaro ito sa susunod na laban ng kupunan sa Enero 6 kontra TNT Tropang Giga sa Araneta Coliseum. Ayon pa sa report, ang 28-anyos na si Artis ay kailangan mag-secure ng working visa sa kalagitnaan ng New Year's holiday upang makahabol sa mga laro ng Northport ngayong Enero. Pero inaasahan naman na madedelay ang arrival ng import sa Pilipinas dahil mahirap nga kumuha ngayon ng visa sa abroad dahil sa pandemic. At syempre kailangan din ito sumilalim sa mandated quarantine ng ating gobyerno bago pa ito makasali sa practice at mga laro ng Northport. Si Artis ay isang netibo ng Baltimore at huling laro nito ay sa AO Ionicus Nikaias ng Greek Basketball League, kung saan uma-average ito ng 7 points per game, 2.5 rebounds per game at 1.3 assists per game. Engage na nga ang star player ng Northport Batang Pier na si Robert Bolick matapos mag-upload ito ng pictures sa kanyang Instagram account na inalika ng kanyang nobya na si Cassandra Yu, na pinapakita naman ang engagement ring na bigay ni Bolick. Mataas naman ang naging caption ni Bolick sa kanyang in-upload na engagement photo kasama ang kanyang nobya, kung saan tinawag niya itong The End of Whirlwind Romance at pagsisimula ng Eternal Love Story. Matatandaan na 2 buwan pa lamang nung nagsimula mag-upload ng mga pictures sa Instagram sina Bolick at Yu, kung saan umani ito ng mga spekulasyon sa mga netizens na hiwalay na sina Bolick at dati niyang nobya na si Abby Maranyo ng F2 Logistics. Sa comment section, binati naman nila CJ Perez, Jervy Cruz, Mark Pingris at ang Taekwondo stalwart na si Japoy Lizardo, sina Bolick at Yu. May bali-balita nga ngayon sa social media na ang Ginebra point guard na si Jasper Ayay ay pakakawalan umano ng Gene Kings dahil hindi umano ito ginagamit ni Coach Tim Cone sa kanyang rotation. Kung saan ang sinasabing dahilan ay hindi umano na-impress si Coach Tim Cone sa pinapakita ni Ayay sa practice. Di tulad nila Ken Salado at Arvin Tolentino na binibigyan ng playing time ngayon ni Coach Tim Cone, na sinuklian naman ng magandang performance ngayong season-ending conference. Ayon pa sa mga PBA insiders, isasama umano si Jasper Ayay sa listahan ng Gene Kings na maaaring pakawalan ng kupunan, kung saan nauna na sa listahan ang injury-prone players nila tulad nila Jared Dillinger, Jeff Chan at Aljon Mariano. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung sino ang target player ng Ginebra kapalit ng nabanggit ng mga players sa listahan. Bago tayo magtapos, shoutout muna kina Henry Fanner at Jason Mendoza. Hanggang dito na lang tayo mga tol at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B, adios!